Dito ka. Inatake ang tatay mo. Ah, seryoso ba? Diyos ko! Papa! Papa! Ano nangyari? Bigla siyang nawala ng malay. Meron siyang sinasabi sa amin nang dumating siya pero hindi na niya natapos kasi bigla na lang siya nawala ng malay, Mechi. Sa tingin ko, inatake siya kagaya ng nangyayari sa mga taong malalakas uminom. Mechi, pumunta ka sa klinik at hanapin mo si Dr. Casanova. Hindi kaya mas madali kung isama ko na siya sa klinik. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Maaari siyang mamatay kapag sinubukan mo siyang galawin. Sige na, Iha. Ikaw na lang ang tumakbo sa doktor. Sundin mo na lang si Rosa. Anong problema, Jorge Luis? Bakit mo akong balisa ka ngayon? Dismayado ako. Naiinis. Naasarat ng gigigil ako. Pwedeng malaman kung bakit? Dahil hindi ko na maintindihan ang mundo ngayon, Ricardo. O baka naman tanga lang ako. Kasi di ko na naiintindihan ng mga mahal ko. Alam mo, hindi mo naman pwedeng idikta sa mga tao ang dapat nilang madama. Kahit pa sa sarili mong magulang. Minsan kasi parang hindi ko na siya kilala. Bakit? Alam mo kung anong sinabi niya? Pakasalan ko daw yung tinderang yon. Para pagsamahin ng mga yaman ninyo. Tama ka. Pero syempre hindi ako papayag doon. At alam kong ipipilit niya pa rin. Pwes, kawawa nga. Ang alin? Dahil hindi mo gusto yung tindera. Alam mo, Ricardo, kung... Alam mo, kahit na maasar ka sa akin, sa tingin ko tamang naisip ng mama mo. Isang hindi. Paraan yun para kunin ang nararapat na sa inyo. Para bawiin ang lahat ng ninakaw sa inyo ng tinderang yun. Anong nangyari sa kanya, Doc? Meron siyang brain thrombosis. Mamamatay ho ba siya? Hindi. Mabuti na lang at aagapan nito agad. Pero delikado yun. Ngayon pa lang isasabihan na kitang mahihirapan siya magsalita at maglakad. Paralisado ang kalahati ng katawan niya. Ay, Diyos ko! Kakailanganin mo ng mahabang pasensya para sa kanya. Sa tulong ng ehersisyo, masahe at tamang pagkain, unti-unti ay makakabawi din siya. Bilhin mo rin ang mga gamot na ito. Nakalagay dyan ang mga bawal at pwede niyang kainin. Tawagan niyo ako kung may kailangan kayo. Maraming salamat, Doktor. Nakita mo nang nangyari, Papa. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari sa'yo ito ngayon. Alam mo naman, ayokong gumagawa ng ganung bagay. Kahit ang sarili mong ina, hindi ka mauobliga. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Sapat nang humindi ka sa kagustuhan niya. Oo, tama ka riyan. Walang makakapilit sa akin gawin ang ayaw ko. Gusto mong kape? Libre ko. Oo naman, Jorge Luis. Alam ko na palagi may lamang pera yung bulsa mo ngayon eh. Oo. Lagi naman akong binibigyan ng mama ko, pero tuwing tinatanggihan ko siya, sinasabi niyang para sa akin talaga ito. Pwes, magpakasaya ka sa swerteng yan. Alam mo, sa tingin ko, ang swerteng yan ay maaari maging doble. Eto, Mechi. Pinagtimpla kita ng kapeng may gatas. Ay, wala akong gana, Aling Filo. Sinabihan ka na ng doktor na matagal ang gamutan nito. Kailangan mo ding kumain at alagaan ang sarili mo, Mechi. Salamat, Aling Filo. Ay, sana maging leksyon nito sa tatay mo. Sana lang hindi na siya uminom ng alak ulit. Oo nga po, lalo na sa nangyari ngayon. Pero masaya ko kahit papaano. Salamat sa Diyos at may pera kang pambili ng mga gamot niya at ng iba pa niyang kailangan dito. Paano kung noon to nangyari? Kung nandito lang sana si Guillermo. Kaso lang mukhang wala ng plano magpakita yun. Huwag mong sasabihin sa kapatid mo ang kahit anong tungkol sa mana dahil alam mo kung ano ang kaya niyang gawin sa'yo, di ba? Oo naman, Aling Filo. Wala akong sasabihin sa kanya na kahit na ano. Sekreto mo ito, Maria Mercedes.
Walang dapat makaalam ng lihim mo. Oo. Marami na silang sinasabi tungkol sa'yo at pilit nilang inaalam kung saan mo kinukuha ang napakaraming pera. Alam ko po yun. Pinagkakalat ni Safiro na gumagawa ko ng hindi maganda. Mahadera siya. Sinisira ka niya para matakpan ang mga pinagagagawa niya. Siguro nga. Pero hayaan mo na ang mga yun. Patuloy ka lang maging masaya at hayaan mo silang pagchismisan ka. Ay, wala naman akong pakialam sa kanila. Disente akong babae at sapat na yun para sa akin. Oo, alam ko naman yun, iha. Alam na alam ko kung gaano kalinis ang konsensya mo. Hayaan mo na sila, ha? Sige na, magpahinga ka muna at ako nang bahala sa tatay mo. Hindi dumating ang tindera ng tiket. Mama, bakit mo ba siya gustong umuwi? Dahil gusto kong magtrabaho siya. Kahit na nagsabi na si Jorge Luis na ayaw niya? Kaya kong ipagawa sa kanya ang lahat. Kaya na lang ng mga pinagawa ko sa kanya noon. Pero ang magpakasal sa isang pobreng babae. Kunting panahon lang sila magiging kasal. Makiging paghiwalay siya kaagad, pero magiging madali na lahat dahil may pera na siya. Napakalaking kasalanan yan, Mama. Sa'yo ko nakuha yan. Mali ako. Patawarin ako ng Diyos para doon. Ang kasal nila ay magiging tulad ng kasal niya kay Santiago. Ipamumukha natin sa kanya ang ginawa niya. Mama, sigurado ka ba? Yun ang paraan para mabawi ang sa atin. Ano ka ba naman, Digna? Maayos ng lahat. Swabing swabe. Gagawin ko ito kung paano ginawa ni Santiago ng palihim ang mga bagay. Bakit ba kasi siya pumahit magpakasal? So ngayong alam mo na, pagdating niya, pakisamahan mo siya ng maayos. At higit sa lahat, paniwalain mo siya na gustong-gusto siya ni Jorge Luis. Mama, alam mong di ako magaling dyan. Kailangan ko mangumpisa at tiyak na pagagalitan ako ni Padre Enrique dito. Bakit ba kasi kailangan pa natin gawin ito? Dahil hindi ako makakapayag na mawala ng basta-basta ang pamamahay na ito sa atin! Sa atin lang ito! Babawiin ko sa hampas lupang babaeng yon kung ano ang nararapat sa atin! Lalabas ka ba ngayon, Mistika? Opo, Miami. Pupunta ako sa school, Tita Paz. Bakit? Kung hindi lalapit ang bundok sa akin, ako ang lalapit dito. Makikipagkita ka kay Jorge Luis? Exactly, Tita. Sa tingin ko'y nagdadahilan lang si Malvina sa akin. Hindi ko alam pero parang naghahanap sila ng mayamang irereto sa kanya. At hindi lang yan, Mistika. Meron ka bang alam, Tita? Nagkita kami ni Malvina. Para ano? Para linawin ang mga duda ko. Tungkol ba ito kay Jorge Luis? Hindi, tungkol sa'yo. Hindi na kita naiintindihan, Tita. Bakit ba hindi mo man lang ako hayaang asikasuin ang sarili ko? Matanda na ako at kaya ko na. Dahil hinahayaan mo masira ang buhay mo sa kakaasa sa mga hindi mangyayari. Hindi na interesado sa'yo si Jorge Luis. At sinabi ni Malvina, may plano siya. Sinabi niya yun sa'yo? Oo. Nagtitiwala kaming dalawa sa isa't isa. At ano naman ang planong yon, ha, Tita? Kung ano, suspecha mo. Ang ipakasal si Jorge Luis sa babaeng nababagi sa kanya. Mukhang nagbibiro lang siya. Hindi para kay Malvina. Kilala mo siya, Mistika. Pero hindi pa niya ako kilala. Aantay mo pa bang isnabin ka at pagsalitaan ng kung ano-ano? Mahalin mo naman ang sarili mo! Ang gusto kong mangyari ngayon ay sabihin sa akin ni Jorge Luis ng personal na yun nga ang plano nila. Ano ka ba? Hindi naman siya katulad ng kanyang mama. Hindi na bata si Jorge Luis para manipulahin at diktahan ni Malvina. Pwes hindi ka na mahal ni Jorge Luis! Hindi kanya pakakasalan! Pero ako, mahal na mahal ko si Jorge Luis at handa akong magpakasal sa kanya, Tita! At paano mo naman gagawin niya? Sige nga, Mistika! Paano? Sabihin mo! Ay, Rosario, bumangon ka muna dyan at tulungan mo akong pakainin naman sana si Papa. Kainis talaga? Hindi mo ba kayang gawin mag-isa? Hihingi ba ako ng tulong sa'yo kung kaya kong gawin to mag-isa? Darating ka rito at magbabasa ka lang ng magazine mo na yan. Araw-araw naman ganyan ang ginagawa mo rito. Tumulong ka naman dito kahit konti. Huwag mong isisi sa akin kung ganyan ang nangyari kay Papa. Kasalanan ko rin ba to? Ha? Ay, ano bang gusto mong gawin ko? Hawakan mo na lang yung kabilang balikat niya. Ako nang bubuhat para mapakain ko siya. Sige na. Ay, nako, kailangan mo na siyang paliguan. Hindi pa siya naliligo mula nung mangyari ito sa kanya. Nakakabihin na. Hindi ko siya kayang paliguan mag-isa. Napakabigat kaya niya. Ba't hindi na lang kasi dalhin sa ospital? Obligasyon natin mga anak na alagaan ang mga magulang natin. Bilis na. Isa, dalawa. Nagpapabigat siya ng katawan at parang mababali na mga buto ko, ate. Hawakan mo siya maigi para masubuan ko siya. Huwag kang umangal dyan. Dapat kasi dinala na lang siya sa ospital. Ayoko nga sabing dalhin at iwanan siya dun sa ospital. Kaya ko naman bilhin ang mga gamot niya at alagaan siya rito. Eh, ba't naman kasi ayaw mo siyang dalhin sa pribadong ospital? Eh, marami ka naman pera. Di ba sinabi ko na sa'yo, ayoko nga siyang dalhin dun. Ate, alam mo ba ang sinasabi ng iba? Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Pwes ang chismis, may kalaguyo kang mayaman kaya marami kang pera. Wala ka na bang respeto, Rosario?
Tama na sabi! Pag hindi ka tumigil, sasapakin kita hanggang maubos ang ngipin mo! Natatakot ako! Rosario, irespeto mo naman ako! Irespeto mong sarili mo para di ka pagchismisan? Rosario, naniniwala ka sa chismis tungkol sa akin? Totoo ba yan? Sige nga! Ano na naman ang gagawin mo para pakasalan ka ni Jorge Luis? Napakaraming paraan para mangyari ang mga gusto ko, Tita Paz. Sige, yan ang sabi mo eh. Makikita mo. At si Sebastian Ordonez? Magiging reserba ko siya. At pag napagod maghintay? Hindi, hindi yan mangyayari. Sigurado akong tinamaan ang lalaking yun sa akin. At sa konting pag-asang ibinigay ko sa kanya, tiyak nagniningning ang mga mata niya. Alalahanin mo hindi mo siya kaedad at hindi mo basta maloloko, Mystica. Alam niya kung saan siya lulugar. At ikaw? Gusto kong malaman ang totoo, pero mula mismo kay Jorge Luis. Wala pala akong dapat ipag-alala. Sasaktan ka lang niya. Hindi ka sigurado dyan. Nabulag ka na nga, Mystica. Naniniwala ko makukuha ko siya. Iha! Mahal ko siya, tita. Mula pa noon. Mula pagkabata hanggang sa magdalaga. Hanggang ngayon siya lang ang totoo kong mahal. Pero hindi kanya mahal. Iba siyang lalaki. Pahihirapan ka lang ni Jorge Luis. Kahit hindi niya gustuhin, mahihirapan ka! Gusto ko siya maging asawa. Pero kung hindi siya papayag, pues magiging kaibigan niya ako habang buhay. Tumigil ka! Gagawin ko talaga. At hindi mo ako mapipigilan! Naniniwala ka sa mga sinasabi nila? Eh, yun kasi ang sinasabi nila. Dahil hindi nila alam kung ano ang totoo. Tanging ang Diyos lang at ako. Hindi. May ilang tao nakakaalam pa. Ay, Papa. Ay, wag na kayo mag-alala. Kumalma ka para gumaling ka na kaagad. Kailangan mo ring uminom ng lahat ng gamot mo, ha? At kumain ka. Parang hindi ka naman niya naririnig. Naririnig niya ako! Magkausap kami araw-araw, naririnig niya ako! Yun nga lang, hindi siya makapagsalita. Sabi ng doktor, unti-unti rin daw siyang gagaling. Pwede sinabi din niya na makakalakad din siya ng maayos ulit. Sinabi din sa akin. Pero kailangan niya magpagaling. Kailangan tumigil na siya sa kakainom ng alak. At tigilan ang mga bisyo niya. Ay, mahihirapan tayo pag nagtuloy-tuloy ang sakit niya. Magagalit lang siya sa atin ng madalas. Titigil na ako sa pag-aaral. Maghahanap na lang siguro ako ng trabaho. Anong sinabi mo? Hahanap na lang ako ng opisina na pwede kong pagtrabahuhan, ate. Nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral mo, nababaliw ka na yata. Marami naman akong alam. Baka pumayag pa ako kung noon yan, pero ngayon gusto kong mag-aaral ka. Kailangan mo maging handa. Gusto kong kumita ng sarili kong pera. Para saan? Kailangan mo ng pagkain? Ng mga damit o ng sapatos? Ano bang kailangan mo? Wala naman akong kailangan, pero luma na ang mga yun. Gusto ko lang naman bumili ng mga bagong damit, Mechi. Makinig ka. Huwag mo nang tangkayin maghanap ng trabaho dahil kakalad ka rin kita palabas kapag nalaman ko. Wala kang karapatang gawin sa akin yan. May karapatan ako dahil ate mo ako at ako nagbabayad ng lahat ng bagay na meron ka ngayon. Sigiliyar mo ka rin ang panganay dito at si tatay lang ang pwede mag-utos sa akin. At tingnan mo siya ngayon. Subukan mo lang gumawa ng bagay na hindi ko gusto at makikita mo. Ha! Napakalinis mo naman. Ikaw ang dapat na umayos dyan para hindi ka maging tampulan ng chismis. Sinabi ng tama na! Tumigil ka na! Tigas ng ulo mo! Maria Mercedes, pa servirle a usted. Hindi umuwi ang tindera ng tiket ngayon. Hindi ba talaga siya darating, Adolfo? Hindi siya umuwi, ma'am. Hindi pa po. Mama, ano naman kung umuwi siya o hindi? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ako mapapakaling, hindi ko alam kung anong pinaplano niya. Ano namang paplanuhin niya, mama? Siya siguro walang plano, pero si Attorney Portales? Pues sigurado akong natatakot ang dalaga sa multo ni Santiago kaya hindi siya nagpakita. Naku, huwag kang mapagbiro dyan, Jorge Luis. Kung ayaw niyong malaman ang nangyayari sa kanya, ako na lang. Hindi mo kaya yan, mama. Talaga? Nakatira siya sa isang malungkot at napakaruming lugar, mama. Pues wala akong pakialam. Pues sinasabi ko lang dahil kilala kita. Oo, Jorge Luis, tama ka. Pero kailangan malaman natin kung nasan siya. Kung mananatili tayong kampante, mas magiging madali sa kanya ang palayasin tayo sa sarili nating pamamahay. Ibang klase ka mag-isip, mama. Boba ka talaga. Gaya nga ng sabi nila. Mag-isip ka ng negatibo at magiging ligtas ka. Kapag hindi siya umuwi ngayon, pupunta ako sa tenement house para hanapin ang tinderang yon. Mama! Ano namang idadahilan mo sa pagbisita sa babaeng yun? Bakit? Kailangan ba may dahilan? Siyempre, mama. Bigla ka na lang bang darating doon na parang wala lang? Pero parang pamilya na tayo. Oh, mama. Ano ba? Siya ang biyuda ng pamangking kong pumanaw na si Santiago. Ba't naman ako hindi pwede mag-iinteresado sa kanya? Ay, mama. Pwede ba?
May tao sa labas. Baka siya na yun. Buksan mo ang pinto, Berenice. Nasa labas po ang hardinero, Ma'am Malvina. Malamang yung tindera na yan. Oh, ikaw. Ba't nagulat ka? Bahay ko rin naman to, hindi ba? Ano bang gusto mo? Kailangan kong kausapin si Madam Malvina. Hindi ko alam kung kakausapin ka niya. May kailangan ako sabihin sa kanya. Kung hindi, hindi ako aalis sa bahay na to. Ng magic powder na binigay niyo kay Mechi. Yung binigay niya sa matandang mayaman, Aling Filo. Alam mo, Safiro, itikom mo na yung bibig mo. Wala akong binibigay kay Mechi. At lalong wala siyang nobyo yung mayamang matanda, ha? Sinungaling. Alam na sa buong tenement. Anong alam nila? Na may nobyo si Mechi at isang hingilang binibigay agad ng matandang mayaman. Patawarin ka ng Diyos, Safiro. Dapat ka mag-ingat dahil may kapalit ang lahat sa buhay. Baka masunog at maging chicharon ang dila mo. Huwag mo sabihin ganong kalaki ang kinikita ni Mechi sa pagtitinda ng tiket. Hindi. Hindi ba ganon? Siyempre hindi. Bueno, Zafiro. Pues, isipin mo ang gusto mong isipin. Wala akong magagawa. Napakalabo lang kasi, Aling Filo. Ngayon wala nang utang si Mechi sa inuupahan nila. Bayad ang pag-aaral ng kapatid. Nakakabili ng masasarap na pagkain. At damit para kay Rosario at maganda na rin manamit ang batang si Andresito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya man lang mabilhan ng maayos na damit ang sarili niya. At anong ibig mong sabihin doon? Pues malamang walang pakialam sa itsura ang nobyo niya, kaya hinahayaan siya mukhang madungis. Ay, Zafiro, napakatabil talaga ng dila mo, no? Sabihin mo sa akin ngayon, totoo may matandang mayaman, no? Sinasabi ko na nga ba eh. Sino yon, Cordelio? Siya po, ma'am. Yung tindera? Opo, yung tindera at byuda po ni Sir Santiago. Oh, bakit daw? Kakausapin daw po niya si Ma'am Malvina. Papuntahin mo siya rito. Papupuntahin ko po? Oo, bakit? Hindi ba malinaw ang sinabi ko, Cordelio? Opo, sige po, ma'am, kung gusto niyo po. Berenice? Po, Ma'am Malvina. Ipaghain mo rito ang babaeng yun ngayon. Mama! Hindi, mama, hindi na kailangan. Berenice? Kumuha ka ng plato para sa dalagang paparating. Ihanda mo para sa byuda ni Santiago at gusto ko ngayon din. Mama, nagpapatawa ka ba? Akala mo ba magandang... Ano nakakatawa? Binibigay ko lang sa kanyang pwestong binigay ng pinsan mo. Ano bang gusto mong mangyari, mama? Kumusta? Maria Mercedes, ang pangalaman.